Ngayon, paikuti naman natin ito sa reverse rotation. Okay? So, press ko itong reverse push button. So, ngayon, ang nangyari ay si magnetic contactor na ang nag-change ng connection. At hindi na natin kailangan na i-manual pa rito. Ano? Yung connection para lang mag-reverse yung... So bago po natin i-connecta itong 3 leads out na ito ng single phase capacitor motor dito sa magnetic contactor, iguhit muna natin ang power circuit nitong forward and reverse magnetic contactor na ito. No? So ito yung magnetic contactor natin, main contacts, 3 pole, at ito naman yung isang magnetic contactor para sa reverse, ito yung para sa forward. And mayroon tayo ditong single phase motor. 3 leads out. So, ito yung single phase motor natin. Okay. Tatlong wire yung lumabas dito. Okay po. Ayan. Yung may capacitor tayo dito, naka-parallel. Ayan. Ito yung capacitor. Okay. Ito yung leads number 1, number 2, at number 3. So itong number 1, kukonect natin dito sa line 1. Line 1, connected ito dito sa main contacts ng forward contactor. And then itong line 2, ay ikukonect naman natin dito. Ito yung line 2. At ikukonect natin yung number 2 dito sa contactor na ito. So sa ganitong connection, ang rotation ng motor natin ay clockwise rotation. Sa reverse connection naman, gagamitin natin itong isang leads na ito, itong number 3 leads na ito. So ang gagawin po natin dyan, susupplyan natin itong isang magnetic contactor na ito para sa power circuit nitong single phase motor. So itong line 1, ilalagay din natin dito. Yan, makikita nyo po. At syempre, ito ay connected dito sa number 1 leads ng motor na ito. Pero yan ay dito natin i-connect sa main contacts ng contactor na ito. Okay? So, nakakonekta na po ito. Then, itong line 2 ay dito rin natin kukonekta sa isang main contacts ng magnetic contactor. At ito ay dito na po natin i-connect itong number 3 na ito. Ayan. So itong isang pull ng magnetic contactor, hindi natin itong isang main contacts na ito, hindi natin gagamitin sa ganitong klase ng connection na itong motor na ito kasi 3 leads out lang to. Okay? So kapag ka nag-close to, pinirest natin itong forward push button, gumana itong forward contactor, magko-close to. Magko-close to, tsaka ito. So, masusupplyan natin itong number 1 at tsaka number 2 na motor. Iikot ito. Clockwise rotation. Pagka in-off naman natin to, madi-disconnect yung circuit ito, mag-o-open to. So, mag-o-off to motor. So, hihinto ito sa paggana. Ngayon, pag pinagana naman natin itong reverse contactor, naka-open to, no? Hindi pwedeng magkasabay ito, ano po? So pag gumana naman itong reverse contactor, ito naman yung magko-close. So masusupplyin itong number 1 at saka itong number 3. Naandito na yung supply ngayon. Rotation na ngayon ng motor ay counterclockwise. Okay po. So gawin natin ito sa actual. Ito yung 3 leads out. So ito yung number 1, number 2, blue, at number 3. Okay? So, i-connecta natin yan dito sa forward contactor. So, i-connecta na natin to. Sunod naman natin tong number 2 dito. Okay? Then itong number 3 ay dito natin i-connecta sa main contacts. Okay po? Ito po yan, number 3 dito.
So yan, i-connect na natin yung tatlong leads nitong single phase motor. Pwede na natin itong pagganahin. Okay? So i-adjust natin para makita po ninyo. Ayan. So i-on ko itong circuit breaker. At pagganahin natin ito sa forward. I-press ko itong forward push button. So tingnan po natin yung ikot. Clockwise rotation. Ngayon paikuti naman natin ito sa reverse rotation. Okay. So i-press ko itong reverse push button. So ngayon ang nangyari ay si magnetic contactor na ang nag-change ng connection. At hindi na natin kailangan na i-manual pa rito. Ano? Yung connection para lang mag-reverse yung... So, sa ginawa nating connection ay si magnetic contactor na ang nagbabago ng rotation nito. At yan ay base dito sa ating power circuit schematic diagram. Okay po. So, one more time. Testingin po natin pati yung interlocking system nito. Press natin yung forward push button. Press natin itong reverse push button. Okay. Then, testingin natin ang reverse rotation ito. So, kung ganun, testingin natin itong forward. Okay po. So, yung pong ganitong klase ng connection sa single phase capacitor motor na ito na 3 leads out, madali lang yung connection nito dito sa magnetic contactor, yung power circuit connection niya, madali lang po. Ngayon, may isa pa pong single phase motor, yung split phase motor natin or capacitor start motor na mayroong kasamang centrifugal switch. Yun po ay medyo may logic na konti sa power circuit. 4 wires po kasi yung lumabas na wire doon sa motor. Pakita ko sa inyo yung connection nito. Na-encounter ko na rin po yung ganitong klase ng connection. So, papakita ko sa inyo yung ginagamit kong libro dito. Set aside muna natin to para malinaw yung video natin. Okay? Ito po ay Electric Motor Repair by Robert Rosenberg o Ghost Hunt. Matagal ko na itong ginagamit since schooling time. Okay? So, maganda itong libro na ito. Kung makakapag-provide po kayo nito, mas maganda, lalo na sa mga baguhan, ay mas maganda mayroon po kayo nito. Magandang reference kasi ito, kasi nandito na lahat, fully illustrated po ito. Kung gusto mo rin matuto ng pag-rewind ng motor, nandito rin yung step-by-step procedure. Okay? Okay, so tingnan po natin yung dito tayo sa capacitor start motor. Ito. Capacitor motor, single phase motor po ito. Okay. Yung may centrifugal switch. Ito yung mga centrifugal switch. Okay, hanapin natin yung paano i-reverse to. Yun ang medyo may counting logic pagdating sa magnetic contactor. Yung connection ng power circuit. Ito. Ayan. So nakikita po ninyo. Medyo parang malabo. I-if. Ganun natin yan. I-ano natin itong motor. Yan. So ito yung isang klase ng connection ng motor na apat yung naka-out na wire. 4 leads out. No? Yung connection nito, T1, T4, T5 at saka T8. So dito na po galing yan, connection yan. Mayroon itong capacitor. Ito yan. At saka centrifugal switch. No? So ito yung wire na lumabas. T1, T4, running winding at saka starting winding. Dito po kasi sa connection na ito, yung common point ng running winding at saka starting winding nakakonekta na sa loob. Kaya tatlong wire lang yung lumabas. So yung simplified diagram to,
yung simplified diagram nito. Tingnan po natin yung simplified diagram nito. Ito yun sa winding ng motor. Ito. Ito po yan. Ito yung simplified diagram nitong capacitor start motor. Split phase motor. Ayan. So ito po yung simplified diagram ng split phase motor at saka capacitor start motor. Ito po yan. Ito yung capacitor. So capacitor start motor to. Mayroon din itong centrifugal switch. Okay. So T1, running winding niya, T1, T4, ang starting winding ay T5 at saka T8. So yan po ay walang pinagkaiba rito sa ledge out na ito. T1, T4, running winding, T5 at saka T8. So, apat yung lumabas na wire no, dito sa motor. So yan. Kapag ka clockwise rotation, ganito yung connection nito. T1 doon sa line 1, T1 at saka T5 ang magkasama. Sa line 2 naman ay T4 at saka T8. Clockwise rotation. Ngayon, kapag counterclockwise, ay ang line 1, T1 at saka T8. Ang line 2, T4 at saka T5. So, makikita po ninyo ang pagkakaiba nito. Nagpalit itong dalawa, yung itong starting winding. So, sa clockwise rotation, itong T5 connected sa line 1. Dito naman, sa counterclockwise, itong T5 connected sa line 2. At ang T8 connected sa line 1. So, yung ganitong klase ng connection, medyo may kaunting logic pag i-connect natin dito sa contactor. Hindi katulad nito na tatlo lang, madali lang, 2 poles lang yung ginamit natin dito sa main contacts ng magnetic contactor. Samantalang dito sa 4 leads out, yung 3 poles magagamit natin yan. Dapat natin gamitin yon para mag-change ng connection para sa forward and reverse connection ng motor. Okay po, so sa may gusto ng diagram ito, sa power circuit diagram nitong 4 leads out na ito na ang split phase capacitor or split phase motor or capacitor start motor, ay message lang po kayo at pwede po kayong mag-join, no? Click nyo lang po yung join button kasi may mga diagram po tayo. Gusto nyo pong makita ang diagram nito ay join lang. Click nyo lang po yung join button. Okay po. So, salamat po ng marami sa inyo sa pagsuporta dito sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po, paki-share na rin po itong ating mga video tutorial dito sa ating channel para po manatiling alive ito. At mabuhay po tayong mga Pilipino.